Siguro. Sa muli kong paglikha nitong tula, kayo muli ang magiging paksa. Sistema may binago ng pandemya, ngunit ang pagsaludo ko kailan may di mabubura. Itong lapis na kayang magsulat ng mga alaala nung panahong ika'y paslit pa. Mga karunungan mula sa guro, ngayon madiin nang nakatinta. Halina't sariwain ang simula ng unang pahina. Unang araw ng pasukan, utak ko'y walang laman. Ngunit may isang tao, oras sa ating maglalaan. Yan si Teacher, Ma'am, Sir, Guro. Yan ang madalas nating tawag sa kanila. Sila. Oo, sila. Sila na madalas puyat at nangangayayat. Hindi iniinda ang hirap, maimulat ka lang sa kamangmangan at maialis ka lang sa hirap. Yan si Ma'am. Si Ma'am na hindi nagsasawang kay pangaralan. May tuwid lamang ang linis na landas na iyong binabagtas. Si Sir. Si Sir na animoy sirang plaka na paulit-ulit na naniniwala sa kakayahan mong pilit mong binabaliwala. Si Teacher. Si Teacher na kahit kakarampot lang sahod, ni kahit kailan hindi ito pinagdamot. Si Ma'am at si Teacher na kahit sobrang pagod na ay hindi nawawala ang matamis na ngiti sa likod ng problema. Si Sir. Si Sir na aking guro na kahit may karamdaman ay pilit papasok sa eskwela makita lang mga bata't maturuan habang sakit ay naiibsan. Si Ma'am at si Sir na kahit sawi sa pag-ibig ay pilit na tinatago ang sakit maipakita lang sa'yo na ang mabuhay sa mundo ay kaibig-ibig. Pero teka, naaalala niyo ba sila? Nais ka sanang magpasalamat. Salamat sa paniniwala sa kakayahan kong pilit kong tinatago. Salamat sa pakikinig sa paulit-ulit kong sentimento. Salamat sa mga aral at galing ninyo. Bagamat ako may naging pasaway, pakiusap ko huwag kayong malumbay dahil pinapangako ng mga batang naturuan ninyo na bibigyan kayo ng pagpupugay. Hindi man ngayon, marahil sa pagtanda ko, hinding-hindi ko malilimutan lahat ng itinuro ninyo. Sa inyo, ako ay labis na saludo. Salamat, Teacher, Ma'am, Sir, Guro. Huhupugin ang kabataan. Tutuwirin ang daan na dapat tuwirin, tatawirin ang bundok na dapat tawirin, susuungin ang ilog na dapat suungin para sa kabataang Pilipino, para sa atin. Taas noo, taos puso, pag-ibig na walang sinisino, didiligan ang kailangang diligan upang tumubo ang kaalaman. Huhukayin ang dapat hukayin upang malaman kung anong nariyan dadagdagan. Kung kulang pupunan, tayo ay guro. Ilaw sa gabi, sa umagay araw, sa mga matang walang uwang sisilaw, sa mga tahanan ay dadalaw, liwanag sa kadiliman, sinag sa ibabaw. Tayo ay guro. Pagpapawisan, ngunit lalaban, kahit lagnatin, mapilay masaktan, patuloy na tatayo para sa bayan. Tayo ay guro. Tayo ang tutubos sa kanila sa kawalan, ibibigay ang lubos-lubos kahit magikahos at mapagod, hindi kakawala sa gapos ng sumpat pangakong patuloy na yayapos sa mga kabataan kakampin natin ng Diyos. Tayo ay guro. Tayo ang gulong sa malubak nilang daan, ang salamin ng malabo nilang pananaw, tulay sa bago nilang paroroonan, saksi sa paglago, pagyaman, paglaki, paggabigo, saksi sa pagkadapa, pagbangon, pagtayo, at higit sa lahat, saksi sa paglakad nila palayo at paglapit nila sa tagumpay na magkatuwang nating Pinuo. Tayo ay guro. Tayo'y sindalim ng dagat, timplado ang alat, nang sila'y hindi malunod kundi umangat. Tayo ang mga harit reyna ng papel at panulat, ang mga mandirigma ng bagong pagkamulat mula sa amihan ng kawalan patungo sa direksyon ng habagat. Tayo ang araw na nakasulat sa wataw at ilaw ng bayan, iniaangat dahil nang aangat. Tayo ay guro.
ipinanumpa sa bayan na maglilingkod ng buong katapatan, inalay ang tanging pangako para sa sambayanan, serbisyong may pusong diwa ang inilalaan, maka-Diyos, maka-tao, makabansat, makakalikasan, tayo ay guro. Sa kalangitan, nakangiti sa pinto, busilak ng puso, sintingkad ng ginto, maging mapagpunyagi, ako, ikaw, tayo, ay guro. Salamat. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong pakinggan. Mga bagay na sa akin pinagkait dahil minsan, sariling ingay mo lang ang nais mong pakinggan. Makinig ka. Salamat sa pandemyang naging dahilan upang buksan ang iyong isipan sa katotohanan ng higit mo akong kailangan. Pandemya! Di ka man isang biyaya pero tinulungan mong ipaunawa sa mga kabataang ito ang halaga ko di lang bilang tao, kung hindi bilang isang guro ng kabataang Pilipino. Ang pangkalahatang paghihirap na naging tulay upang ipagmulat sa bawat isa na guro ko, hindi naman pala talaga madaling magturo. Bahagi ako ng mga post na nagpapahayag ng iyong hinaing at pagkadismaya sa uri ng edukasyon sa iyo'y inilalaan. Saksi pa nga ang Facebook at Twitter sa mga saloobin ng kabataang tulad mo na ang nais ay pakinggan. Ma'am and sir, hindi kami robot. Sa activities, hinahinay din naman. Kabataan, isipin mo na lang na di gawain ng lahat ang gawain ng iilan. Oo, naririnig at lubos kitang nauunawaan. Kapwa tayong biktima ng pandemya at pareho tayong nahihirapan. Ngunit kung tayo'y magtutulungan, hindi ba't ang kalidad ng edukasyon ay may haatid sa'yo ng mas magaan? Kabataang Pilipino, ganito na lang. Sa mga panahong pag-isipan mo ako ng masama, eh baka pwedeng balikan mo ang mga araw na ang hawak mong module ay matyaga kong pinagpuyatan. Kung sa tingin mo'y hindi sapat ang sa iyo'y naibigay, isipin mo na lang na maraming printer ang nasira, maihatid lang sa iyo ang kailangan mong karunungan. Kabataang Pilipino, isipin mo naman ang sakripisyo ko. Please naman oh, love life nga oh, wala ako. Isipin mo yung mga araw na ang taas ng tingin mo sa tulad ko. Mga panahong mataas pa ang tingin mo sa gurong Pilipino na nagsumikap at nagtiyaga sa kabataang Pilipinong tulad mo. Gurong Pilipino, salamat sa mga ngiting pantakip sa nakatagong kalikutan. Salamat sa pagpupursige sa kabila ng nakatagong kahinaan. Salamat sa sakripisyo sa kabila ng personal mong kahirapan. Isang saludo sa mga gurong nagsusumikap at bahagi ang kanilang kaalaman. Isipin ang lahat ng sakripisyo'y alay sa Pilipinong kabataan. Alam kong hangat pa rin natin ang kanilang magandang kinabukasan. Baliktarin man ang mundo, tanging pagbabago ang hindi mawala sa sistema ng tao. Pagbabagong walang kasiguruhan na makapagbibigay ng kasiyahan o kaya'y kalungkutan. Pagbabago na susubok sa ating katatagan at paninindigan. Paano na nga ba tayo ngayon? Akin pa rin natatandaan, mga karanasang hindi malilimutan. Mga karanasang bumuo sa aking pagkatao, mga karanasang kinagamit sa pang-araw-araw na siyang nagpamulat sa akin na ang pagiging guro ay isang propesyong dinadakila at tinatanaw. Natatandaan ko pa, nung ako'y bata pa, si Mama Tisel na dinadakila.
Nadakila sa pagiging magaling at madunong nila na ang pangunahing mithiin ay kami maging magaling katulad nila. Gusto kong makatulong sa pagbabago. Pagbabago na huhubog sa buhay ng isang tao. Pagbabago, siyang makapagdudulot ng ngiti sa bawat isa. Pagbabago, siyang makikita sa mukha ng tao. Sila ang ating mga bayani na maaaring ihanay kay Rizal, Bonifacio at Mabini. Mga bayani, handang ibigay ang lahat, kayo'y mabigyan lamang ng kaalamang tapat at sapat. Sila yung tipong ibibigay na lahat para sa iyo. Yung tipo na sinusubuan ka nang umayain niya pa para sa iyo. Siya yung tipo may pagtatanggol ka sa lahat ng bagay dahil naniniwala siya na ikay magbabago. Siya yung hindi ka susukuan. Kahit sinusuha ka na ng iba, siya yung nanay at tatay na kahit galit na ay mahal ka pa rin nila. Siya yung taong mapagkakatiwalaan mo dahil alam niya ang istorya ng buhay mo. Ngayon, nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng pag-aaral na kung tawagin ay new normal. Naging dahilan ng bigla ang pamamaalam sa dating kinagawian na di lubos maisip na mararanasan. Hindi lamang pagtuturo ang magiging trabaho, maging call center agent ay pinasok na text sa umaga, tawag sa tanghali at chat sa gabi. Napaabot lang ang mga mensahe na dapat mabatid ng mag-aaral sa panahong new normal. Ang pagtuturo ang tanging sandata upang mapaunlad ang kaalaman ng kabataan. Subalit ngayon, tila'y pahirap ng pahirap ang sistema ng pagtuturo. Module, papel, radio, computer, internet at telebisyon na ang tuhunan, mapaabot lang ang nararapat ng kaalaman. Ako'y napaisip, nararapat ba kaming kutyain at pagtawanan dahil sa patuloy ng pakikipaglaban makamit lamang ang inaasam na matulungan ang kabataan? Kaya ngayon, nais kong purihin at kilalanin mga gurong walang sawa sa pagtataga ng walang pag-aalinlangan at pagkukubli. Mga kabaro, sa panahon ngayon, huwag nating kakalimutan mga salitang binitawan na ating sinumpaan upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kabataan. Mawala man tayo sa mundong ito, ngunit ang pagmamahal at kagandahang asal na ipinunla ating mag-aaral ay di mabubura kailanman.